Hi! Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po si Dr. Rico De Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Madalas pong maitanong sa akin ng aking mga pasyente, kung dapat na ba siyang magpa-pap smear o gano'ng kadalas ba dapat ang pap smear? Ang pap smear o pap test ay isang uri ng procedure na kung saan ay kumukuha ng cells o cellula sa cervix o kwelyo ng matres. Ito ay inilalagay sa slide at pinag-aaralan sa ilalim ng microscope. Makikita rito kung may abnormality sa tissue ng cervix. Ito po ang itsura ng mga medical instruments na ginagamit naming mga OBGYN, speculum at cytobrush. Ang speculum na nakikita po ninyo ay yung disposable type. Plastic po siya. Pero meron din pong mga metal na speculum na ini-sterilize after use. Ang speculum ay ginagamit po natin to expose the cervix. Ang cytobrush naman po ang ginagamit natin na pangkuha ng cells o cellula sa cervix. Ang posisyon naman po ng pasyente during pap smear ay yung parang manganganak ng normal delivery. Ang tawag po namin sa ganyang posisyon ay dorsal lithotomy position. At dahil sa kwelyo ng matres po tayo kumukuha ng sample para masuri ay kailangang adequate po ang exposure ng cervix. Ang normal na itsura po ng cervix ay smooth at makintab. Kung may pamumula, ay maaaring ito po ay sinyales ng impeksyon. Kung may makita naman po kaming bukol sa may kwelyo ng matres ay kinukunan na rin namin ng laman ang bukol na yan. Yun po yung tinatawag natin na biopsy. Pap smear muna, tapos kumukuha po tayo ng biopsy. Masakit po ba ang pap smear? Ito po ay hindi masakit kung magaan ang kamay ng inyong doktor at kung hindi iipitin ng pasyente ang speculum. Bakit mahalaga ang pap smear? Atin pong malalaman sa pamamagitan ng pap smear ay madedetect po natin ang mas maaga kung may nagsisimulang cancer sa cervix o kwelyo ng matres. Ang cancer sa cervix ang isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga kababaihan. Unang-una po dyan, yung sakit sa puso. Pangalawa naman, yung diseases of the vascular system tulad ng hypertension. At pangatlo, ang iba't ibang uri ng cancer o malignant neoplasm. At sa mga uri ng cancer na nakamamatay para sa mga kababaihan, pangalawa po ang cancer of the cervix. Pumapangalawa po siya sa breast cancer. Pangatlo ang lung cancer at pang-apat ang cancer of the colorectum o yung malaking bahagi ng ating bituka. Balik po tayo sa tanong sa atin, kailan po ba dapat magsimulang magpa-pap smear? Ang sagot po ay at 21 years of age at ginagawa po natin yan every 3 years. Sa mga wala pa pong history ng sexual contact, hindi po ninyo kailangang magpa-pap smear. At sa may edad na 65 years old pataas, maaari na po kayong hindi magpa-pap smear kung tatlong magkakasunod na normal na pap smear ay mayroon po kayo. Kung natanggalan na po ng matres, kailangan pa po bang magpa-pap smear? Hindi na po, maliban kung ang dahilan ng pagkatanggal ng matres ay cancer of the cervix. At marami pong nagpupunta sa akin na pasyente at nagsasabing gustong magpa-pap smear dahil matagal na siyang di nalinisan. Gusto ko pong linawin at atin pong tandaan ang pap smear ay hindi paglilinis, kundi ito po ay isang uri ng screening procedure. Sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng dagdag na kaalaman tungkol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Kung kayo po ay may mga katanungan at gustong linawin at talakayin tungkol sa kalusugang pangkababaihan, huwag po kayong mag-atubiling sabihin. Abangan nyo po ang ating susunod na video na kung saan ay tatalakayin natin ang cervical cancer. Ano ang mga sintomas nito at paano natin ito maiiwasan. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Rico De Guzman. Laging tandaan, ating pangalagaan, ating kalusugan.